So, shout out po guys. Andito po ulit ang inyong lingkod na si Mercy Belmonte po. Actually po, bibigyan natin ng reaction. Yun yung kagabing mga pinagsasabi na naman kasinungalingan neto ni Mac Pablo Mendoza or ni Mark John Pablo Mendoza. So, yan po yung kanyang tunay na pangalan is Mark John Pablo Mendoza at hindi po ulit Ethan Pablo Mendoza. Ang Ethan po ay yung pangalan ng anak niya. Na pati anak niya, ginagamit niya ang pangalan para mapagtakpan yung mga katarantaduhan niya. At yung pangadaw, isa sa reason. Dahil ayaw niyang ma-detect agad siya dito sa Malaysia. So, ang uunahin po nating talakayin is about po doon sa sinasabi niya na pera. Perang nanlaki daw ang mga mata ko nung the time na iabot ko sa kanya yung pera niyang kinita sa YouTube. So, eto po yung masasabi ko sa inyo. Ang totoo po nun, hindi ako ang nanlaki ang mga mata dahil po ako, sanay po ako makahawak ng malaking halaga. Dahil unang-una po, bago ako napunta dito sa Malaysia, is meron po akong negosyo sa Batangas na manukan. Yan po yon is yung mga buhay na manok na live chicken na binibenta ko po at inaangkat ko sa isa pong Batanggenyo. So may pwesto po ako doon sa Batangas bago pa man ako napunta ng Malaysia. So eto po ang aking lilinawin sa inyo. So ako po, hindi po ako ignorante sa pera. Unang-una po, malaking pera ang nahawakan ko from the beginning. Hindi po ako kailan lang o ano pa man na sinasabi ni Makmak na doon lang ako nakakita ng ganong kalaking pera. O baka naman po ang sinasabi niya is siya mismo dahil nung the time na tulungan ko pa nung iabot ko sa kanya ang pera. Kasi nung makuha sa bangko, iniabot sa akin ng Malaysian, actually yung Malaysian na yun, sumama pa sa akin para ibigay sa kanya ang pera, iabot sa kanya. So yun po yun, wala pong kabawas-bawas yun. Tama po yun na 45,000 RM po yun. At isa ako sa tumulong sa kanya na bilangin yun sa harapan mismo ng Malaysian at ni Joy. At ang nanlalaki po ang mata ay hindi po ako. Si Makmak, si Joy at yung sinasabi niyang unano. Yung unano pong sinasabi niya ay hindi po ako yun. Yun yung barkada ko na naandun. Kasi nung the time na iabot ko sa kanya ang pera is naandun po sa bahay. Exactly po sa bahay na to. So yun po ang nangyari. Isa po yun na ikaklaro ko sa inyo. Ako po sanay ako magbilang ng malalaking halaga. Dahil hindi po ako kailan lang nakatikim ng malaking halaga o pera na nahawakan ko. Maaaring sila kasi nung the time lang yun kung hindi pa kay FLM at sumabit siya sa mga kagaguhan at sa panluloko na maghatid ng mga fake news, hindi pa siya magkakaroon o makakahawak ng ganong kalaking pera. So yun po yun na. At yung pera na yun, hindi naman nga totaling pinaghirapan niya, di ba? Galing yun doon. Ulit say sabihin natin na galing sa YouTube sa kadadaknak niya ng mga kasanungalingan. Pero hindi niya pinagpaguran. Ako po, bawat malaking pera na pinahawakan ko is pinagpaguran ko po. Lalo po nung naandun kami sa Batangas ng mga anak ko, may pwesto po ako na manukan. So malaking pera po ang nahawakan ko. So yun po yun, iklaro ko po yun, isa po yun. So ang susunod po is yun po na sinasabi niya na dun nga sa pera. At eto po ang ano doon, bakit ako ang kinakailangan o dumaan sa palad ko yung pera niya na galing sa YouTube. Dahil po bakit? Eto ang sagot. Ako na mismo ang sasagot. So, di ba sabi niya, hindi siya undocumented dito sa Malaysia. At may visa siya. So, bakit ang malaking katanungan ko sa inyo?
o sagutin niyo ako ng maayos. Bakit kinakailangan na ibang tao ang kumuha sa sahod niya sa YouTube? At bakit kinakailangan dumaan pa sa palad ko bago niya mahawakan? So, sino po sa aming dalawa ang nagsasabi ngayon ng totoo about doon? Kasi kung yan po is hindi undocumented dito sa Malaysia, is dapat siya mismo ang kukuha ng sahod niya sa YouTube, di ba? Yun po ang malaking katanungan. Kung kayo po ay may mga isip, mag-isip-isip po kayo ha. Tapos maniniwala kayo na meron nga siyang visa. For how many years po, he is still undocumented here in Malaysia. Since 2015 until now is until is still the record eh. In the immigration, in the system, is nothing. Is zero po, kosong. So that means po, is still undocumented o kailanman hindi siya nagkaroon ng visa. Nagkaroon siya ng new passport, yes. Pero sabihin natin, sabihin nyo na nagkaroon siya ng visa, nasaan? Bakit wala sa system? Ang nagkakaroon po ng visa na andun po na sa system po ng MEGMEG. Kahit i-key-in nyo po ang pangalan niya o ano, o yung passport number niya, supposed to be nalalabas doon na naandun ang visa niya. Ilalo naman po si Glenis Joy. Si Glenis Joy is naandun pa rin o yung reported runaway case niya na made noong June 23, 2017. Ayan o, maliwanag na maliwanag sa system ng immigration. Yung pagiging blacklisted niya. So sabihin niyo sa akin, paano sila magkakabisa? So think about that po, kung kayo'y may mga utak. So sa mga naandito, na pati kayo nagpapaloko na rin. Bakit? Isa din ba kayong mga wala? At pati bisa niyo, hindi niyo din alam kung paano i-check? So yun lang po ang lilinabing ko sa inyo. Kung talagang yan ay may bisa, bakit? Kung eto sinasabi niya na sinisira ko siya o ano paman. Ngayon, ora mismo, tara doon tayo magkita sa police station at yung sinasabi mo na banta ko sa iyo na sasapukin kita, talagang mangyayari at mangyayari yon sa oras na magkita tayo. Kahit magtawag ka ng kung sino, tignan natin kung sino ang kakampi sa iyo o sino paman na naandyan na magkakagrupo mo. Pati dito sa Malaysia, gumagawa ka na ng sarili mong grupo. Bakit? Legal ka ba? Meron ka bang ano? Meron kang permiso? May permit ka? Authorized ka ng Malaysian na gumagawa ka na ng sarili mong grupo? Oh, ayan na. Sige ka. Sige, mag-add ka ng mag-add. At sa balagay mo, kikilos ako ng ganun-ganun na lang? Sabihin natin na wala pa. Pero yun ay parating na. So yun po ang ano. At about naman, di ba sinabi mo na ang anak ko hindi na mairirenew ang visa. Itarantado ka palang ninayupa ka eh. O eto, sunganga mo, katatapos niya lang mag-medical, mag-FOMIMA. Ikaw, meron ka? Meron kang bang FOMIMA? Ayan, FOMIMA ng anak ko, kame-medical niya lang last week. So paano mo ngayon sasabihin sa tao na hindi na maririnyo o hindi na iririnyo yung visa niya? Sa palagay mo, ako na naandito, anak ko magiging illegal, nakagaya mo ng ilang taon dahil sa sobra mong kaanuhan sa pera, kahit may pera ka, ayaw mong ipagawa doon sa talagang legal na makakagawa sana. O ngayon na naandito ka sa social media, sino ngayon ang mas mapapahamak sa katarantaduhan mo? Akala mo habang buhay kang makakapag-hide? Hindi. Dahil bawat ano, nasa ano ka. Nasa record ka, nasa system ka. So di ba kung talagang matapang ka, bakit hindi hinahamon kita? Tara, doon tayo sa police station magkita. O isama mo yung sinasabi mong mga grupo mo na dito. O kahit sino man sa inyo dyan na gustong samahan siya.
Tara, punta tayo kahit saan police station kung gusto mo, doon mismo, sa Ampang. Para at least magkaalaman. Paulit-ulit ka nang gagago sa tao. Bukong-buko ka na. O ano ang sinasabi sa'yo? May isang nag-comment sa'yo, di ba? Ano ang sabi sa'yo na pwede mo akong kasuhan dito? Anong sagot mo? Hindi mo ko kakasuhan dito kung hindi doon sa Pilipinas. Bakit? Andito tayo parehas, oh. Why not na pumunta ka muna ng police station at i-report mo ko? So para doon tayo magkaalaman kung sino sa ating dalawa ang sinungaling at merong hawak na alas sa Malaysia. Takot na takot ka ba na once nakain yung full name mo, oh, wala ka? O di doon pa lang, catch up ka na. Yun ang iniiwas-iwasan mo. Pwede ka, makakapagyabang ka kung saan ka nagpupunta kasi hindi ka pa nagchechempohan eh. Pero bro, nalalapit ka na. Kailanman ang batas ng Malaysia hindi mo pwedeng takasan. Maluloko mo lahat ng tao, ng viewers mo at subscriber mo o supporters mo, then go ahead. Pero ang batas, kailanman, hindi mo kailanman matatakasan yan. Sa lahat ng mga sinabi mo, anong pinapatunayan ka na? May mga fraud ka na? O diba? Ibalik natin yung tax na sinasabi mo na ako ang kumuha. Ako ba ang may-ari ng account na ginamit mo? Ako ang taga-abot ng pera sa'yo. Nang buong-buo. Tapos sasabihin mo ngayon o sasabihin mo sa tao na inggit ako? Anong ikaiinggit ko sa'yo? Tell me. Yon ang pera mo? Ang pera is madaling ano, lalo na kung hindi mo yung pinaghirapan. Ingay yung pangalan eh, ninignang tumbunan mo eh. Oh, kung yung mga tao magagago mo, pero kami, lalo ako na nakasama mo, na nakasama yung dalawa, lalo ka na, Glynis Joy, itarantada ka. Kaya yung sinasabi mo na ano, na once na nagkita tayo, mas mabuti yon. Sige, tignan natin. Talagang kung anong sinabi ko, mas lalasap mo kung paano kita sapukin. Wala akong pakialam kung naandyan ang mga pulis o ano. Talagang sasapukin at sasapukin kita. Dahil alam mo kung ano, yun ang nararapat sa'yo. Dahil hindi ka marunong mag-appreciate sa taong gumawa sa'yo ng kabutihan. Dahil kung hindi sa akin, kung hindi dahil kay Mercy Belmonte, baka yung pera mong kinikita sa YouTube ay hindi na pa sa kamay mo. Pero since na malinis ako, malinis ang puso ko at hindi ako gaya ng iba na manluloko, nahawakan mo ng buong-buo ang pera mo. O diba nga, ultimo na kinaltas ng bangko sa tax. Anong sinabi mo sa tao? Ako ang kumuha. Imagagago kayo. Meron bang tax na mapupunta sa akin muna? Doon yun o, automatically sa bangko. Take off yun, bago niya ma-receive yung ano. Tapos sasabihin na nasa akin. Misa mag-isip-isip kayo. Hindi yung puro ano. Gamitin nyo paminsan-minsan mga utak nyo nang hindi kayo naluloko ng todo. Oh. Alam mo, sobra-sobra makmak ang kaanuhan mo. Ako, hindi ako masamang tao, pero sa ginawa mong ano, walang kaanuhan to, walang bawian. Hanggang doon ka umabot sa kaduluduluhan kung saan ka dito abutin sa Malaysia. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam na alam mo kung si Lester na SMNI naloko mo na mayroon kang bisang hawak. O sige, hinahamon ko kayong dalawa. Lester, samahan mo siya o sino mang staff ng SMNI sa police station at i-report niyo ako. Kung anong kasong inano ko kay Makmak, sige, pwede niyong ibaliktad sa akin. Samahan mo siya, silang dalawa ni Glynis Joy. At tignan natin kung makakalabas pa sila ng police station. Ikaw ngayon ang ginagamit, Lester, ni Makmak. Ikaw ang pinagmamalaki kasi ikaw nga naman nang naloko pa.
Kala ko naman kasi matino ka din. Isa ka rin naman pala. Dahil kung kayo'y may mga utak, di ba? Malalaman niyo sa amin once na nagpangharap kaming dalawa, lalo sa camera. Malalaman niyo sa amin dalawa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Eh hindi, iba ang pinagbasihan niyo, mga subscriber at viewers, doon kayo gumasi. Pero sa totoo, kung ano yung totoo, hindi yun ang pinagbasihan niyo. So but anyway, yun ang ano ko sa iyo, Lester Macmac. Samahan mo siya, Lester, sa police station. Sige, i-report niyo ako. Samahan mo yung dalawa na yan, si Glenis Joy at si Macmac. Samahan mo silang dalawa. Kahit sa ang police station dito sa Malaysia, doon natin, doon tayo magkakasubukan. At doon natin ilalahad lahat ng katotohanan o totoo kung paano nag-umpisa at paano ko napunta din sa social media. So di ba nga, ni isa, puro kadada, ni wala kang maipakitang ebidensya. Gagawan mo pa ng kwento, anak ko. Mga anak ko pa, sasabihin mo pang iba't iba ang anak, ang ama. Bakit? Kanino mo nakuha yan? Alam mo ba kung ano, nung naging buhay namin? Buti pa nga kami siguro eh, sarap ng buhay namin eh. Ako, nakapagtapos ng college, nakapagpatapos ako ng college sa pinaghirapan ko talaga. Alipustahin mo ko na tagakudkod ng kubeta? Aminado ako dyan, hindi ko ikinahiya. Ipinagmamalaki ko pa dahil bawat ipinakain ko sa mga anak ko hanggang sa makatapos ang anak ko is pinaghirapan ko yung pinangpatapos ko sa kanya. Ang panganay ko pong anak is isang IT. Kaya lang since nga po na may COVID, so naandun siya sa Pilipinas. Pero yung pinangpaaral ko doon is pinaghirapan ko. At may dalawa pa po akong college ngayon na pinapag-aaral ko sa online. So paano mong masasabi, Macmac, na super ano ko, super hirap ako sa buhay? Igago ka, ako alam ko kung paano maghanap buhay ng todo na talagang pinaghihirapan ko na bawat singko na dumadaan sa kamay ko. At hindi ko kailangan manloko sa social media para lang may malamon na gaya ng sinasabi mong lamon. Sinasabi niyong dalawa ni Glenis Joy na lamon. Dahil kayong dalawa ang mahilig sa lamon na libre o sa pinaghirapan ng iba, mas gusto niyo yon na kayo nakahilata, nakanganga, nag-aantay na lang. O di ba nga, kinakarir mo ng todo? O ayan o, isang taong mahigit ka na walang trabaho kayong dalawa. Tapos ipangangalantaran mo na naiinggit? Sinong maiinggit sa isang mga katulad nyo? Di ba? Kung makita ka namin o ako na talagang pinaghirapan mo siguro at nandun ka na sa tugatog ng tagumpay, pwede pa. At hindi ka nagyayabang, pwede pa ako siguro. Pero isabihin mong ganyan, nakakatikim ka pa lang ng ano, sobra-sobra ng ano mo. Halos lahat ng tao gusto mong apakan. Tarantado ka, tangina ka. Kung hindi dahil sa akin, wala ka, hindi mo makukuha ang kinikita mo sa YouTube. Dahil sa akin o ako ang tagakuha ng pera mo bago mapasa kamay mo. At walang kabawas-bawas ni singkong duling yon. Tapos ipangangalandakan mo na ako yung kumuha ng pera mo o kinuha ko yung ultimo yung pinangbayad sa tax, ako ang kumuha. Tapos may monthly kang binibigay sa akin. Tarantado ka! Iultimo nga yun na ilang ano lang, ilang beses mo lang ako na itrate na supposed to be yun lang yun na ano. Natuhiya abot ko sa iyo yung pera kasama nung Malaysian, ititreat mo kami sa pagkain, yun lang yung ano. Tapos ipangangalandakan mo na pinalamon mo ako ng todo. Hoy!
sa buong buhay mo nga, ni hindi ka pa nga nakakatikim ng talagang napakasarap na pagkain ng Malaysian food. Tapos ganun-ganun ka magyabang, gago ka. Tapos ultimo yung bahay na pinanggalingan mo kung saan ka doon ano. Sasabihin mo na napakainit, ang liit ng kwarto. Nung the time na walang-wala ka, doon ka nakasiksik na supposed to be isang tao lang dapat ang naandun sa kwarto. Pero since na dalawa kayo, tinanggap kita doon, dalawa kayo doon sa kwarto. Hindi ko nga maintindihan kung paano nyo pinagpatong-patong ho, sa dami nyo ng gamit. Na halos ang tulugan nyo na lang, parang doon sa hostel nyo, na parang mga baboy. Tapos kung makapagyabang ka ngayon, kala mo kung sino ka, na kesyo malas malaki ang bahay mo. Bakit may bahay ka na dito sa Malaysia? Ay, bongga ka! Pakita mo yung bahay mo! Kung may bahay ka na nga dito sa Malaysia. Sobra-sobrang kaibangan mong tarantado kung hayop kaya, no? O ayun, pag-usapan natin ang anak mo. Nung the time na malaman mo yung anak mo, hindi ko ginagamit ang anak mo, ang ina ng bata ang nakiusap sa akin. Doon siya mismo ang naghanap sa akin sa Facebook at humingi sa akin ng tulong para sana maipaabot sa iyo. Pinakiusapan ka sana ng tao dahil yung anak mo, oh, worst ang lagay. Bukod doon sa mental disorder niya, meron siyang worst na hika. O nung the time na yun na walang wala talaga, hindi ko dapat ilalabas to, pero dapat nyong malaman, kayo na mga naandyan, lalo yung sumusuporta kay Makmak na ano paman. Kung hindi dahil sa pera ko, sa padala ko, hindi madadala sa hospital ang anak ni Makmak. Dahil ako na mismo, ang nag-offer dun sa ina na tanggapin yung pera na yun, na tulong ko, na supposed to be hindi ko ilalabas to. Pero since pinipilit ako ni Makmak na nagmamalinis siya, o eto, kung kayo, kung ako walang puso, kalaban ko ang ama. Tapos anak niya yon. Ako ina po ako, at talagang may damdamin po ako, at may mabuti po akong kalooban na handang tumulong sa nangangailangan. So yung anak niya po, ultimo, nung makita ko yung picture, halos hindi po ako, durog na durog po ako nung the time na yun. Talagang tulo ang luha ko sa sobrang awa sa bata. Tapos ikaw na sariling ama, hayop ka. Anong ginawa mo? Supposed to be na maawa ka ni Katiting sana sa anak mo. Ayun, ikaw pa ang nagaano na masama pa. Kung tutuusin, hindi ang bata ang may kapansanan ni ikaw, Makmak Pablo, ang may kapansanan. Ikaw ang abnoy. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Dahil kung nasa katinoan ka, gasino na lang ang pera. Sabihin natin, oo, mapera ka. Bakit sarili mong dugot laman, hindi mo kayang isurvive o isalba yung kalusugan niya ngayon? Ayun, oh. Nag-aantay na lang ng swab test para i-confine siya sa hospital. Ikaw, anong ginagawa mo? O kayo na mga supporters at viewers dyan sa talagang bilib na bilib kay Makmak, sa hayop na yan. Sinusuportahan niyo pa din ni kahit nakatiting awa dun sa anak niya wala? At kung ako masamang tao, wala sana akong pakialam. Pero hindi, tao ako. At mga api din yun, inape ng tarantadong tong si Makmak, lalo yung anak niya. Uulitin ko sa inyo, awa ang naramdaman ko sa bata at hindi ko kailangan gamitin ang bata. Ang bata is naandito. Yes, napapasama sa usapan dahil kailangan. Kailangan yung malaman kung anong klaseng pagkatao meron si Makmak Pablo. Tapos ganun-ganun na lang kayo maniwala. Ayan na, oh, ang proof. O kaya, ayan, Yama, puntahan mo yung mag-ina doon, alamin mo. Yung mga sinasanto nyo, na sinasabi nyo na gumawa ng kabutihan, bakit hindi ka maging huwaran? Yan ba ang maging huwaran?
ang maging demonyo sa sarili niyang anak. Sige nga. Papakita ko sa inyo ang resibo na pinadala ko doon para madala sa ospital ang anak niya. Uulitin ko. Ito po ay talagang bukal sa loob ko sana at hindi ko pwede sanang ilabas to. Pero sa ginawa sa akin, sa ginaganitong ano, na nagmamalinis siya sa tao, na sobrang ano, nakala mo'y walang bahong tinatago, so dapat lang na ilabas ko ito sa inyo. Dahil talagang sobra na po ang lagay ng bata. So, hindi pwedeng tiisin na lang na ganun-ganun na lang ang maging sitwasyon niya. So, ayan po ang pinadala kong pera. Anak ko pa mismo ang nagpadala doon para lang po may ipanggamot yung anak ni Makmak Pablo. So buti pa nga kami, o ako yung anak ko, may malasakit sa anak mo. Pero ikaw, nasan ang malasakit mo? Hayop ka na paggamot. Tapos kung magmalinis ka sa tao, sobrang linis mo. Pero demonyo ka naman, sa totoo lang. Kunyeta, hindi ka nga makapunta ng police station? Yabang na yabang ka? Hindi ka nga makapagpakita? Sabihin mo lang na naandun ka, nasa labas ka? Ugok mo, kapag natsyempuhan kayo o ano, lalo na si Glynis Joy, kayong dalawa. Kaya huwag kang magmamayabang. Lalo't alam mo sa sarili mo kung ano ka. Time ng pandemic, magkakabisa ka ng September 2020. Saan ka kumuha? Diyan sa tabi-tabihin ng papel diliha? O ayan, nasa akin ang ano, ang mga record niyo na wala kayong ano. Dahil tinulungan ako ng boss ko mismo para ma-check kayo. Wala, as in, talagang undocumented kayo. For how many years, Mark Jan Pablo Mendoza and Glynis Joy, you're still run away or reported run away maid from June 23, 2017. Tapos nalalakas ng loob nyo, nalokohin ng mga tao na may mga papel kayo, may mga visa kayo. Kung bisa ang pag-uusapan, why not? Tara, let's go sa police station para magkaalaman. Puro kayabang. Ni wala kang maipakita ni isang ebidensya mo. Ano, dakdakan na lang ng dakdakan? Pati ebisa ng anak ko, hindi maririnyo. Palibhasa, tarantado ka, kayong dalawa. Ilan taon, lalo ka na Makmak Pablo, ni hindi ka nakatikim ng visa sticker na original dito sa Malaysia. Tapos sasabihin mo, hindi na irinyo, hindi na iririnyo. Bakit? Gago. Ang katarantaduhan mo, paulit-ulit mong lokohin ng mga tao. Pero ang batas kailanman, lalo ang batas ng Malaysia, kailanman hindi mo pwedeng takasan. Kaya tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Talagang pag nagpangita tayo, hindi ako magdadalawang isip na sapukin ka, Makmak Pablo. Doon mo makikita kung gano'n ko kademonyo. Ayan, samag-sama ka ng kung sinong ano mo. Kasi hindi naman kayo makalakad ng walang ano eh. Kasi nga naman, once na dadali kayo, at least may dadalaw sa inyo, oh, di ba?
So ayan, may nagtuturo na sa'yo, di ba? Na ibalik sa akin ang kaso na pinaratang ko sa'yo dito sa Malaysia. Anong sagot mo? O doon pa lang, kung may mga utak ang tao, bakit hindi mo magawa o ang makapunta man lang ng police station dito sa Malaysia? Ayan o, parehas tayo na dito sa Malaysia, di ba? Tapos ako ang sasabihin mo na hindi ako nakapag-report o ano. At para po sa kaalaman ng lahat, hindi po on the spot. At continuous po yun. Very simple, di ba? Kapag ang isang tao hindi nakapunta, kasi po, pag nag-report ka, on the spot, passport po ang hihingin sa'yo. At yung visa sticker mo, o ano pa man, ikikiin po kagad yan sa system po ng, ano, ng mga parak. Diretso po yun, connect po yun doon sa Megmeg. Kaya yan po yung pinakaiwas-iwasan yan. Kaya sinong tatarantaduhin mo? Yung mga wala dito o yung mga naandito na sumasakay sa ano mo? O sige, yung sinasabi mo din na naandun din sa Mutiara Complex, ilabas mo. Isama mo siya. At kahit sino pa man, lalo't alam ko na nasa tama ang inaano ko. Lalo't sa halip na i-appreciate mo kung anong ginawa kong kabutihan sa inyo. Pero anong ginawa mo? Ako pa yung tinarantado mo at pinamamasama mo sa tao. So yung para magkasubukan tayo at magkaalaman. Yabang na yabang ka sa social media. Hindi mo naisip kung anong magiging. Ang social media, di ba, hindi ka makakapagtago kailanman. At ang social media din ang magiging way ng lahat ng katarantaduhan mo. Kagaya na lang kung anong nangyari kay Mangusin. Diba sa kasi search mo hanggang sa yung mga dati niyang kaso na ungkat mo, halos isa ka pa din sa naglagay sa kanya dun sa kulungan. Tarantado ka. Magagago mo ang sino man na hindi nakakakilala o hindi nyo nakasama. Pero ako, tayo ang nagsama-sama sa isang bubong. Hindi nyo ko makikitaan ng talagang totoong galit dito. Pero ito lang po sasabihin ko, sa oras nang nagpangita kaming tatlo, doon ko po ilalabas lahat ng galit ko. Dahil sobra-sobra ang katarantaduhan mo, ilabas mo kung anong mga proof meron na hawak ka. Mga videos, nasaan ang videos mo? Gawa-gawa ka ng istorya? Sinong tinatakot mo? Kung talagang meron ka na kagaya ko, ayan o, ako naglalabas ako. Tapos sasabihin mo, ikaw ang maglalabas ng panghuli. Anong ilalabas mo? Yung pagiging support mo? Yung pagiging talagang Judas Barabas mo? Ilabas mo na ngayon. Ano, hindi mo masabi sa tao? Hindi ka makapag-ano sa tao? Magaling ka sa social media, sa camera. Pero may hangganan niya ang kagalingan mo, lalo na kung naandun ka na. Hanggang saan, kung hanggang saan niyang kayabangan mo. At isa pa nga po pala, yung sinasabi ng hayop kamakmak. Anong sinasabi mo? Nagpapabili ako sa iyo ng refrigerator? Sa laki ng refrigerator ko dito? Magpapabili ako sa iyo? Na ultimo ng plato, wala kayo? Mga gamit ko ang gamit nyo? Oh, may gamit ka? Yung gamit mo na ano? Na kung saan lang nang galing? Tapos magpapabili ako sa iyo ng refrigerator?
Ikaw? Ni ultimo ng plato mo, hindi ka makabili? Refrigerator pa, nasasabihin mong ano, ibibili mo ako, nagpapabili ako sa'yo. Ano yon? Plato mo, hindi ka nga makabili? Putang inakahayop ka, ano? Magsisinungaling ka din lang, minsan mag-isip ka muna. Ang lakas ng loob mo nang nasasabihin mong nagpapabili ako sa iyo ng refrigerator. Eh, putang ina ni baso o plato, wala ka ni kutsara, puro akin. Gago. Eh, putang ina ka, sabihin ko sa iyo, sabog yung uso mo sa akin. Saan man tayo abutin kung saan tayo magkita? Makmak Pablo at Glenis Joy o Mark Jan Pablo Mendoza. Isama mo kung sino mong gusto mong isama. O ngayon mismo, pwede tayo magpunta ng police station doon, dyan sa malapit sa'yo, na kahit medyo malayo ako, anytime, pwede mo akong ipatawag doon mismo sa police station, sa loob, hindi sa labas, ha? Para doon tayo magkasubukan at doon malaman ng tao kung ano ka talaga, kung anong status kayo parehas. Minsan kung magsisinungaling kang demonyo ka, sisiguraduhin mo na hindi ka mabubuko. Tapos ang kahumuhugot na mga lawyer na nag-a-advise sa'yo, lalo na yung magiging kaso mo sa anak mo. Itarantado ka palang hayop ka eh, saan ka na gano'n, palibasa. Ni high school nga yata, di ka nakaano, no? Kaya yung utak mo, utak abnoy. Sobra-sobra ang kayabangan mo. Lahat na lang ng ano, gusto mong ano. Tapos ni Isa, wala kang mapatunayan. Ako ang hampas lupang katulong na tumulong sa iyo ng todo, lalo sa pagdating sa kinikita mo. Sinong taga ko ka? Di ba ako? Tapos ititrate mo lang kami ng ano? Ng pagkain ng Malaysian? Ang dami mong satsat na kesyo pinalamon mo kami ng todo? Na kung yun na nga lang anin, yun yung ano mo eh. Yun yung parang pakonsuelo mo, lalo sa akin. Dahil kahit kailan hindi ako tumanggap sa iyo ng bayad. Tapos sasabihin mo sa tao sa social media na monthly mo akong binibigyan, putang ina ka. Tapos yung bayad sa tax, ako pa ang inaano mo na ako ang kumuha. Putang ina mo. Mag-aano ka din lang naman ang kasinungalingan. Gamitin mo utak mo. Paano mapupunta sa akin ng tax na bangko mismo? Bago mo mahawakan yung ano mo, kaltas na doon. At iabot ko sa'yo ng cash payment. Palibasa, hinayupa ka. Kung hindi ka pa manloko ng manloko, magdala ng mga fake news sa social media, hindi ka makakatikim ng ganong halaga. Tapos babaliktarin mo ko? Sino sa ating dalawa ananlaki ang mata? Lalo ka na, Glenis Joy. Nanginginig ka pa, punyeta ka eh. Nung mahawakan mo si pera, leche. So yun lang po ang ikaklaro ko sa inyo. Since na meron po akong ano, lalabas po ako. So kaya po hindi ako nag-live. So yun lang po ang clear ko sa inyo. Pero ito po ang sasabihin ko na sa inyo. Meron pong oras na talagang magkakaharap kami at talagang sabog po sa akin ang uso niyan. Kahit po doon mismo kami sa police station. Kahit sa arapan po mismo ng mga parak, gagawin at gagawin ko yun. So yun lang po. Shoutout po sa lahat at pasensya na po ha. Meron lang po akong ano, may lakad po ako kaya hindi ako nag-live. So bye-bye po and God bless us po. At mananaig po ang katotohanan laban sa kasinungalingan ni Makmak Pablo. Yun po ang masasabi ko. Bye-bye po.